Hello mga moms, good afternoon. Today is Saturday. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung mga alaga ng aking asawa. Kasi nga, ang ginagawa ng husband ko, parang ginagawa na niyang mini farm yung aming bahay. So ipapakita ko sa inyo yung mga konti niyang halaman, yung isda niya, yung chicken, yung rabbit. So, excited na ba kayo? So, tara, let's! Okay, so dito muna tayo mauna dito sa taas. Ito sa gilid ng aming kwarto ay ginawa na niyang garden. Dapat kasi mga flowers yung ilalagay ko, kaya lang nagiging ano ata, mga seedle. So, ayan mga friends, ito yung sa terrace ng kwarto, sa gilid ng kwarto namin. Ayan po ay makikita nyo may mga green na chili bang English yan na? Pepper. Green na chili, yun o. Oh, diba, ang ganda naman. So, ayan. Originally kasi, ang ilalagay ko dyan, yung aking mga flowers, kailang unti-unti na siyang nabawasan kasi nililipat na sa likod. Kasi, pinaglalagyan na niya ng mga ito. Ayan o. Oh. So, maganda naman siya, lalo na pag, ayan, oh, di ba? Ang cute. Sinusuportahan ko na lang kahit nawala na yung may sibuyas, may spicy na chili, may green chili. So, yun mga guys. Pero saglit lang tayo dyan kasi proceed tayo doon sa baba. Kasi sinasabi kong mga halaman ko, nilipat nila dito sa kabilang terrace. Ayan. Ayan. Ayan, oh. Pero yung iba, nandun pa rin naiwan. Kailang natabunan na ng mga chili. So, yung ibang halaman, ayan. So, let's go downstairs. So, ipapakita ko sa inyo, may ginagawa kasi sa likod, yung current namin na fish pan, pinapalinis ni husband kasi i-convert daw niya sa liguan yung kalahati. So, ayan. Yung nakita nyo, may mga hito siya, di ba? Tapos marami yan. Yan o, marami pa doon. Transfer muna siya temporarily sa kabilang bahay kasi nililinis yung kanilang tirahan na yon. Ayan, nandito yung fish pan currently. Nililinis siya kasi sobrang laki niya para hahatiin kasi may gagawin yung husband ko dito sa kalahati. So yan, marami pa dyan isda. Di ba marami na natanggal? Come here. Let's go to the kitchen. Itong area na to, maliit na area na to sa likod. Meron siyang may mga chicken. Ayan o, free range. Konting chicken na free range. Tapos kakamili lang niya ng dito. Sa loob nito, may mga sisiw dyan, marami. Yung saso ba yun? Hindi ko alam kung ano nung klaseng chicken yung binibili niya. So, papakita ko sa inyo ulit yan pag malalaki na. Kasi mga sisiw pa, konti pa lang yung malalaki. Yan. Tapos may mga egg din konti sa, yan, sa loob. So, dito naman sa labas, sa harapan ng gate, may mga pinatubo siya dyang malunggay. Ayan. Ayan, oh. Okay. So, sa gilid naman, meron din yung mga peanut. So, may mga peanut na rin tumutubo dyan. So, ang dami niyan. Diba? Naka-exciting. Ayan. So, ito yung mga rabbit namin. Ito yung... Dito naging busy yung asawa ko pag wala siyang ibang ginagawa. So yan, originally, isa lang talaga yung rabbit namin. I think this is the original one. So after kasi magkaroon kami nito, so nagkaroon siya ng idea na bumili pa ng parang additional tatlo. Bumili siya ng buntis hanggang nanganak yun ng 7, I think. So hanggang na-inspire siya, dinagdagan pa niya, tapos siya na yung nagpapabuntis doon sa binili niyang rabbit, hanggang lumami siya. At ngayon ay, ayan, di ba may bagong baby dyan? So pakita mo na. Every time na may nanganganak, may nakalagay dyan na birthday. So kinukompute niya yan kung ilang days na kailangan ng ilipat, iiwalay sa nanay. Kinukompute din niya kung kailan pwedeng buntisin ulit yung nanay.
So, mga after 1 month daw nanganganak. So, hindi ko masyadong kabisado. I-comment nyo na lang kung interested kayong matuto kasi itatanong ko doon sa may-ari nitong rabbit. Hindi ko alam. So, approximately, ilan na kaya to? Pag lumalaki na, nilipat na niya doon, tigdadalawa na sa isang kulungan. So, yung mga dumi nila, kinukuha din namin, dinadala sa farm namin sa Quezon para gawin siya fertilizer. So, pati nga daw ihi nila, mapakinabangan eh. So, walang tapon yan, nilinis yan, nilalagay sa sako, tapos dinadala doon sa farm namin sa Quezon province. So, yun, doon naman sa kailangan kasi ang rabbit, lagi talaga silang may mainom na water. So, nilalagyan ng ganyan. Ayan, automatic yan. Nakakabit yan doon sa galon ng mineral water. So, every time na nauhaw sila, sinisip-sip lang to. Ayan. So, yun sa food naman nila, kumakain sila ng mga grass, yung mga dahon-dahon. Tapos, sometimes din, pinapakain din ng pellet. So, hindi naman lahat pellets ang pinapakain sa kanila. So, may mga dahon doon. Ayan. So, pag nag-alaga kayo ng rabbit, importante talaga sa rabbit ang water, of course. Kasi lagi silang uhaw. Iyan lang yung ma-share ko ngayon. Pero magko-comment kayo kung gusto nyo matutunan kung paano yung paramihin. Kasi katutulang, yung asawa ko na yung nagparami nito. Konti lang talaga yung ilang piraso na yung binili nila. Parang wala pang sampo, no? So, ngayon siguro, aabot ito ng mga 60. Yun guys, yan lang yung masishare ko. Actually, nakakatuwa. Noon na ayaw ko ng rabbit. Pero makita ko yung maliliit, ang cute nila. Pero yung mga lahi ng rabbit na to, hindi ko talaga masabi kasi iba-iba yung lahi nila. Hindi ko na alam. Ayan. So, mga mamshies, mga friends, thank you so much for watching. Kung ano yung gusto nyo malaman dito sa rabbit at pati yung kahito, mag-share din ako or sabihin ko dun sa husband ko na i-share niya kung paano niya pinadami yung hito. So, thank you so much for watching. See you guys on my next vlog. Bye!